na yung layout natin. Ayan. At alos di makita. Kaya pintil-pinto. So, mula dito, kumuha ko ng, ilan yung sinabi ko niya? 70, 60. So, ginawa ko ng 70. So, wala namang problema dito. Kung basta importante, pasok siya. So, pwedeng mag 70, 60, 10mm lang naman. So, kahit maghugas, hindi pa naman masyadong ganun kalayo. Ayan, pag naghugas tayo, nakaharap tayo sa lababo. So, ayan. So, pagdating na yun dito sa gilid, sa kabila, mula dito, so, kumuha lang ako ng 200. Ayan. Mula dito sa gilid, 200. So, ganun din doon. So, depende sa inyo yan. Ah, ito kasi, pang sariling gamit ko lang to. Kaya, medyo nilaparan ko na dito. Para kahit papaano, malagyan pa siya ng mga baso kung maghugas ka. At siyempre ito yung side table natin. Malapad yan. Ano, mas malapad. Depende sa inyo yan kung ilan ang ibibigay ko dito. Bahala na kayo kung gaano kalapad ang gusto nyo. So kung mayroong magpapagawa sa inyo, kung ano yung gusto nilang lapad dito, yun ang susunod natin. Okay? So, tabasin natin yan. Meron pa pala akong nakalimutan, itong mga kanto na to. Yan, yung mga kanto na yan. Ayan, ayan, kita na. Ayan. Yung mga kanto na yan. Oh, malabo. Ano naman? Ayan. Itong mga kanto na to, bibilogin din natin yan. Ayan. Matulis pa yung kanto na yan, bibilogin din natin yan. Ayan. So, kuha lang tayo ng cutting wheel, yung punpunan na cutting wheel, yung pinakamaliit na cutting wheel nyo, kasi kung yung mapapansin natin, yung bullnose natin, oh, maliit lang yan. So, hanap tayo ng cutting wheel dito, maliit. Ah, ito siguro. Yan. Tingnan natin. Kung, op, malaki. Malaki siya, ayun, oh, malaki. Yan, malaki pa rin. Tapos yung mas maliit. Mas maliit. Hanap tayo dito mga matit sa matit. Kasi dami dito. Uy. Uy. Ito. Ano dito? Kahoy. Ang kahoy to ah. Medyo malaki pero okay na to. Malaki talaga. Di, mas maliit pa, mas maliit. Mas maliit. Ito. Ito kaya. Ayan, mas maliit to. Mas maliit. Okay. Yan, pwede na to, pwede na to. Cut na natin, mga idol. Okay. Alright. Okay. Alright. Okay. Lababo na to. Mamaya-maya lamang ay lababo na ito. Mga idolo. Double check muna natin yung sukat. Para kasi pag na-cut na natin to, di na natin pwede ibalik yan eh. Diba? So pwede namang ibalik, kaya lang ano na siya, chicharo na. Kaya, lagi po nating tandaan, bago natin i-cut, kailangan double check lagi. Diba? Ayan. So, okay. Banat. Thank you.
Hmm? Oh. At itong kanto na to, dahil apron siya, so huwag natin i-cut ng sundan natin yung guhit dyan sa grinder kasi mapapangit siya rin. Cutting wheel. Ang gagawin natin, i-cut na lang natin yung diretso pa ganun. Tapos, saka natin hasain ng dahan-dahan tong matitira para magiging apron siya. Alright? Tama. Okay. Hi. Yon. Ah, okay. Yan oh. Oh. Yan na. Oh. Yan na yung butas natin. Oh. Chat chat cha. Okay. Ito pero may mga bungi-bungi konti. Pero mamaya mawawala yan. Tumbal natin yung dugtungan. Ayan, kita niyo yung dugtungan. Sa buong paikot na yan, isa lang yung dugtungan natin. Ayan. Yan lang yung dugtungan natin. So ilalagay natin sa likod. Hindi kasi pag ganyan yung kabit natin. So yung butas natin na yun, nakatumbok yung bowl natin sa ilalim. Doon sa butas. Hindi siya nakaganon ha. Hindi nakaganyan yung bowl natin. Nakatumbok doon sa ilalim. Ayan, nakaganon. Hey, kapit natin mamaya. At abang-abangan natin yung gas na ubusan ng argon. Thank you.
Tapos ka pa naman itong mga kasword yung ginagamit. May nag-vlog din. May nag-vlog din doon, ha? May nag-vlog din doon sa kabilang dulo. Yan, o. Kapitan natin, lababo natin, no? Hey! Lababo na! Saan? Hey! Mukha, no? Ayos, ha? Malabi subscribe ba? Pala yung subscribe niyo rin pala yung mga kasus sa kadulo yung channel niyo yung Polar Box. Uro maghubog. Gigas, gyud. Ha? Apa gigas? Ayo ku magkitik. Yung tablet pala natin mga idol, 0.9 lang to. Ayun. Yan yung madalas na ginagamit natin, pero sa mga kitchen equipment okay lang kung gagamit tayo ng 2-auto. Mas okay lang yun kung 2-auto ang gamitin natin pag sa mga kitchen equipment. Kasi yung kitchen kasi, yung mga kitchen equipment kasi natin tulad ng mga bowl, table, yan, madalas kasi nating napupunasan. Kumbaga nalilinis natin araw-araw. So ibig sabihin, medyo ilag yung kalawang doon. Hindi katulad nung gagamitin natin siya sa mga gate, mga grills na hindi natin araw-araw napupunasan. So mas ano sa kanya, mas maganda sa kanya yung mga 304. Pero ang gamit natin ngayon dito ay 304. Kasi sabi ko nga, pang ano lang naman to, pang sarili lang, pang sarili to, pang sarili natin to, kaya mas okay na yung 304 para wala talagang kalawang. At syempre, medyo masipag-sipag din tayo maglinis, kaya okay na yung 304. Hala. Kahit linisan siya, hindi. Bahala na yan dyan. Di ba? At ayun, nakabit na yung lababo natin. At ispat-ispatan natin to ng mga dikit-dikit bago natin i-full well. Ayun, tuloy na yung sinabi-sabi ko. Yung lababo natin, ayan o, kung mapapansin nyo, nakatumbok siya dito sa ilalim. Ayan. Ayan, nandito siya sa ilalim. Ayan, nakatumbok. At hilotin lang natin to ng kunti. Kasi ayan o, sumala siya sa butas niya, pero hilot lang yan. Wala magagawa tong bowl natin na binuo, kundi susunod siya dito sa butas natin. Okay? Diyan, kung makikita nyo, meron tayong mga ispat dyan, dikit-dikit. Ayan, so kailangan pukpukin natin yan para lumapat siya ng husto. Para pag binulwil natin, hindi siya mabubutas. So paano naman ang pagpukpuk niyan? Huwag yung pukpukin, basta ganun lang, pukpuk lang na ganun. Mali po yun. Ganito ang tamang pagpukpuk yan. Kailangan pakayod ang pukpuk mo, pag ganun ang pukpuk, pakayod. Ganyan. Yung pinakakanto lang ang tamaan nyo. Huwag yung tamaan dito, yung plancha. Yung pinakakanto lang yung may ispat. Ganun dapat ang pagpukpuk. Hindi yung pagpukpuk na ganun lang. Babakat yung martilyo nun. Ay natutunan naman tayo mga kabakal. Yun, nakabit na natin yung ating lababo. Ayan. Oh, makikita nyo. At meron na rin mga ispat yan, dikit-dikit. So ngayon, bago natin tuloy ang i-full wheel dyan, lagyan natin ng pabigat sa loob. Ito, tulad nito, ayan. Oh. Lagyan natin ng pabigat. So, dagdagan pa natin. Ito, maso. Ito. Ayan, maso. Dagdagan natin. So, kahit anong pwedeng ilagay yung pabigat dyan, ang importante kasi dyan, ang purpose kasi natin dyan, bakit nilagyan natin ang pabigat? Para maiwasan natin yung pag-angat. Ayan, pag pinulod natin, iwasan natin yung pag-angat. Ito, aangat siya. Kaya kailangan, may pabigat tayo. So, pull wheel na natin. Ang pag-pull wheel naman nito,
yung iba pag pinulwil dyan, hinahago nila continuous, pag hagod tayo, pag na natin hagurin yun, pitik-pitik pa rin tayo, kaya lang kailangan bilisan natin at medyo diin na natin ng konti para magkaroon siya ng penetrate. Okay, para pag hinasa natin, hindi siya matanggal. Pero kung mapapansin nyo, ayan yung mga kanto na yan, lahat ng mga kanto na yan, ayan, tinibayan na natin lahat ng mga kanto niya. Tinibayan na natin, ito na lang yung mga dito lang ng dito na lang ang pulwil natin paikot. At sirahin na natin, bakbakan na natin yan, mga idol. Ayan o, may pabigat na. So kulang pa yung pabigat natin, dagdagat pa natin. Ay, may nakita pa lang bato doon, bato. Bato na ilalagay natin. Eto, ayan na. Ah. Okay. So, kasi ito, tama na yan. Okay. Latratin na natin yan, mga idol. Mga kabakal. At, importante, napukpok na natin yan. Kanina, pinakita ko sa inyo, para ang tamang pagpukpok. Para wala siyang nakaangat. Ibig sabihin, lahat ng maiispat na yan, dapat yan. Kasi pag pinulwil natin yan, wala nang finger yan. Diretso na yung pitik-pitik. So, i-adjust mga angat mga kunti yung hangin doon. Tara, kunin. Pero, mapapansin natin, parang gusto siyang umangat na pa ganun. Pero, dahil may pabigat tayo, nakokontrol niya. Kaya, dapat palubog pa rin siya. Ayan. Yan yung purpose natin, kaya nilagyan natin ng pabigat. Mm-hmm.